Imbes na hanggang parking lot lang, nagdire-diretso papasok sa arcade ng mall ang isang SUV sa Carmona, Cavite. Inararo ng SUV ang mga walang kamalay-malay na customer. Ayon sa pulisya, 12 ang sugatan, kabilang ang 5 bata. Dead on arrival naman sa ospital si Rolien Sartiel, ang lalaking nakadilaw na unang nasalpok ng SUV. Ipinapasyal lang niya noon ang kanyang 3 taong gulang na anak. Base sa investigasyon, nakaidlip ang driver ng SUV na si Rosendo Mamukod nang bigla raw umandar ang sasakyan. Isinugod rin sa ospital si Mamukod matapos tumaas ang kanyang blood pressure. Nangako naman daw ang pamilya Mamukod na tutulong sa pamilya ng nasawi at mga nasugatan. Facebook friends, tingin ng Malacañang, artificial ang water shortage ngayon sa Metro Manila at ilang kalapit lugar. Sabi ni Presidential Spokesman Salvador Panelo, yan ang nakikita niya dahil normal naman ang water level sa Angat Dam at walang problema sa supply ng Maynilad. Lumalabas daw na dulot ng inefficiency at mismanagement ang kakulangan ngayon sa tubig ng Manila Water. Pinaiimbestigahan na yan ng Malacañang. Ayon naman kay Cabinet Secretary Carlo Nograles, maglalabas ng executive order ang Pangulo tungkol sa water shortage. Sabi naman ng Manila Water, marami mang tubig sa Angat Dam, hindi nila yan madala sa Metro Manila dahil sa limitasyon sa laki ng kanilang pipes. Sa ngayon, umabot na ang Lamesa Dam sa pinakamababa nitong level sa loob ng mahigit 2 dekada base sa datos ng PAGASA. Sa National Kidney and Transplant Institute, nasa critical level ang water supply kaya nilimitahan muna ang bilang ng mga pasyenteng dinadialysis. Pinrioritize ang critical patients. Sabi ng DOH, nangako ang Manila Water na hahatiran ng tubig ang NKTI at iba pang ospital na apektado ng water service interruption. Sa Mandaluyong, posibleng magdeklara bukas o sa Lunes ng state of calamity dahil sa kakulangan sa tubig. Sabi ni Mandaluyong Information Officer Jimmy Isidro, naghihintay lang sila na makompleto ang rekomendasyon ng mga barangay para maibigay sa mayor. Ilang oras hindi na-access ang Facebook ng libo-libong users sa buong mundo. Hindi rin ma-access ng ilang user ang Instagram at WhatsApp. Sa report ng BBC at iba pang media outlet, ito na ang pinakamahabang outage ng Facebook. Sa ulat naman ng Reuters, umabot sa mahigit 12,000 users ang apektado, pero bumaba na yan sa ilang daang user kanina. Sa latest statement ng Facebook, nire-resolve pa nila ang issue. Wala raw itong kinalaman sa distributed denial of service attack. Isa itong uri ng cyber attack kung saan pina-flood ng mga hacker ng requests para sa impormasyon ang website hanggang sa hindi na kayanin ng server nito. Sabi naman ni Secretary Eliseo Rio Jr. ng Department of Information and Communications Technology, posibleng dulot ng naputol na kable sa ilalim ng dagat ang Facebook outage. Wala naman daw dapat ikabahala. Patuloy na magmamonitor ang DICT kung may na-compromise na data sa insidente. Hindi bababa sa 10 ang patay sa pamamaril ng 2 dating estudyante sa isang eskwelahan sa Sao Paulo, Brazil. Ayon sa mga otoridad, kabilang sa mga namatay ang 5 estudyante ng Raul Brazil Public School, 2 school staff at 1 babae. Nagdulot pa raw ng stampede sa paaralan ng insidente. Ayon pa sa mga pulis, matapos ang pamamaril, nagpakamatay rin umano ang 2 suspect na edad 17 at 25. Pero ayon sa isang TV report, binaril ng nakababatang suspect ang kanyang kasama saka siya nagbaril sa sarili. 20 ang sugatan. Inimbestigahan pa ang motibo ng mga salarin. May mahalagang inanunsyo si Kuya Will sa mga nagpupunta sa studio para manood ng Wawa Win. Sabi ni Kuya Will, bawal na ang mga bata at may karamdamang matatanda sa studio. Maigi raw na manood na lang sa TV kesa mapahamak pa. Nagpaalala rin si Kuya Will sa publiko laban sa mga scammer na ginagamit ang Wawa Win para makapanloko. Nagbakasyon ng ilang Eat Bulaga Dabur Cards sa Israel. Enjoy na enjoy sa pamamasyal doon si Vic Soto, misis niyang si Pauline Luna, Joey De Leon at misis niyang si Eileen, Maine Mendoza, Riza May Dizon at Alan K. Fourth least popular cuisine in the world naman ang Pinoy food base sa isang online survey. 36% lang ang nakuhang popularity score ng Filipino food sa 25,000 respondents mula sa 24 na bansang pinagsurveyan. Italian food ang nangunang popular food sa survey na sinundan ng Chinese and Japanese food. Pirmado na ni Pangulong Duterte ang batas na nagtatakda ng mas malaking plaka para sa mga motorsiklo. Dapat ay kayang basahin from a distance of 15 meters ang plaka. Bukod sa plaka sa likod, meron na rin dapat plaka sa harap ng motor. Kayo mga kapuso, lalo sa mga nagmamotor dyan, agree ba kayo rito? Feel free to comment below. At para sa ibang top stories for the day, visit our website and social media pages. Ako po si Victoria Tulad. Click that share button now.